Market is up by 74 points or 1.27%. Mga mining stocks, nagising na! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Mining Edition. Ay hindi, Thursday Edition ha. Ay pag-uusapan natin, syempre sama natin yung mining bukod doon sa telco serye natin ha. Dalawa na lang po muna ang reviewin natin sa telco serye, yung Now at Dito, third and fourth, no? Sama natin yung dalawang mining, Nikl at saka yung PX. At syempre yung MRC na medyo nagpapansin na eh, ha, mga titos and titas ha. Tara, let's have a short prayer po muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, no, yung mga napadaan lang po, naligaw lang dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan tungkol sa stock market na kung saan ay sinishare po natin yung ating 13 years of experience sa pagtitrade dito sa Philippine stock market. Yung mga pains and gains, no, nagawa natin yan ng mga Tito moves, no? Kaya kung magustuhan nyo ito ang ating tambayan, huwag nyo hong kalimutang i-click yung subscribe button. O, nandiyan sa baba, yun, yan, yan. At isama ninyo sana all sa notification bell para matawag ho kayo every Monday to Friday. Yung iba nahihirapan yatang hanapin, ano, pagka nagla-live tayo, hindi daw nila makita. Mga titos and titas, no, una po para, yun nga eh, importante yung notification, kailangan nakaklik yung all, no, para dito po sa tambayan natin, no. Pangalawa, kung talagang hindi nyo po makita yung ating tambayan, ay puntahan nyo na po yung mismong page, no, yung sa YouTube channel natin, puntahan nyo na po mismo. O, kung hindi nyo mahanap, hanapin yung Tito Vlogs, puntahan nyo mismo yung channel, no. So, sa lahat po ng gusto ng maging certified tambay, no, gumawa ho kami ng starter kit. Yan, 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 yan. Yan, diyan nagsisimula lahat ng tambay. Hindi naman po pwedeng pagtambay mo rito nandoon ka kagad sa gitna. Diyan ang simula, no. Ano ba makikita diyan, ano? Makikita diyan yung mga basic principles and foundation na di-develop natin. Gawa-gawa lang natin 'yan. Gawa-gawa lang natin. Over the years, no. Baka ho makatulong sa inyo, no. Unahin niyo ho yung video diyan about trading rules kasi may nagtatanong ho dito. Sabi niya, "Tito, lagi ko naririnig sa iyo yung no bodega, no bomba." Kaya sinagot ko, ay, opo tito, gusto nyo po baka ako malaman? Kung lagi po kayo nakikinig, manood po muna kayo ng Market Summary. Lagi pala siya nakikinig, ay, manang starter kit, sabi ko. Lagi pala nakikinig, hindi pa pinapanood yung starter kit, ano? So, nandun po, mga titos and titas, para hindi kayo mahuli sa tambayan, starter kit muna po ang simula, no? So, mabilis lang naman yan, no? Mga isang linggo, tapos yung video na. Pero, kung nagmamadali ho kayo at gusto nyo ng shortcut, no, dun sa lahat na ng Tito Moves, ay meron ho tayong ginawang shortcut pa para sa inyo, no? Eto po. Ay, hindi yan yung shortcut. Eto po, no? Ayan, this coming October 23, 5 PM, magkakaroon ho tayo ng webinar, no? Tawag ho dyan is Cold Hard Truth About Stock Trading. Kasi sinasabi natin, mostly yung sineshare natin dyan, yung mga pains and gains nga, no? Yung mga discarding nga ba, no? Kaya nga, importante, sabi natin dito kasi sa stock market, yung mindset muna. So, sineset natin yan. Sa dalawang part po yan, ano? Yung first part is mindset, mindsetting. Ano dapat ang pag-iisip ng isang stock trader? Okay? Tapos, yung skill set, oh, yung pinaka, ano na yan? Madali lang yung skill set eh. Yung mindset importante. Yun po, no, mga titos and titas, no? So, meron tayong sa skill set, makikita nyo dyan yung practical charting, no? Sa mindset, yung sample, yung principles of success, diba? So, nandyan, ina-apply natin sa trading yan, ha, mga titos and titas, para hindi ho kayo habol ng habol, diba? Para hindi kayo nang hihinayang pagka hindi kayo nakabenta sa taas, diba? So, importante ho yung mindset eh. Kasi once na pumasok na yung chaos, no? Nandiyan na yung chaos, nagkakabuhusan na, naghangpasikol, no? Ay hindi niyo na alam yung gagawin niyo, pero may plano kayo. O alam na alam niyo yung chart, 'di ba? So importante ho ma-align muna yung mindset, no? So join us po, no, lalo na yung mga Tito Natics natin diyan sa Middle East, no, kasi po Friday po 'yan, ha. So tinapat po natin. Eh alam ko naman na bakasyon kayo niyan. baka po, no, baka po may time kayo. Samahan niyo po kami October 23, 5 PM. Kita-kits po tayo dyan, ha, mga titos and titas, no? So, yun po, no? Sa lahat ng mga solid Tito Natics natin na naka-auto-like, syempre, salamat po sa inyo, ha? At yung Team No Skip Ads, no? Yung very patient, no? Na nanonood ng commercial, mamaya i-explain ko sa inyo.
ano ang importansya ng patience, no? Lalo na sa mga bago lang, pero syempre sila Tita Mia, no? Yung mga dati ng tambay, si Tito Raymond Yu, no? Ay, ayan, no? Mamaya i-explain ko sa inyo yan. Sige po. Yun like muna. Pasok muna natin yung market, ha? Sandali. Kaya kita nyo, ha? Wala pa yung market. No, nawala ito. Ayan, ha? So, up tayo 74 points. Ayos. All sectors are in green, mga titos and titas. 130 ang ating gainers at 71 lang ang ating losers. Value turnover, 19 billion. Ba? Aba, ano ang nag-block sale dyan? Hindi lang ako lang nasil. Nagulat ako, 19 billion. Ha? For sure, mayroong block sale yan. Ano? Baka ho, pwede nyo silipin lang anong company yung nag-block sale. Kasi mataas itong 19 billion. Ano? Normally, 8 billion lang tayo eh. Yung pre-COVID, yung COVID nga, yung pandemic level nga natin, 4 billion lang, no? Meron tayong 1.21 billion na net foreign selling, no? So, para puro benta pa rin ng mga foreign, sa mga titos and titas, no? So, ang good thing, yung mga locals natin ay panay naman ng salo, no? Two sectors po sa ating index, ang may foreign buying, ang financial at saka ang mining sector ho, mga titos at titas. Ha? So, yan muna ang ating market. Pasok natin yung ating mga tabalits. Galing po sa Business World, uncertainty hounds Philippine economic recovery. Ayan, most economies in the Asia-Pacific are seeing an early recovery except for the Philippines and Indonesia. Akala ko ba India nung isang araw? Indonesia naman ngayon, ha? Which are facing continued uncertainty due to their struggles in containing the coronavirus disease, sabi ng isang analyst po sa Moody's, no? So, hindi naman natin maitatanggi yan, no? Hindi na natin maitatanggi. So, kasama po ito, no? Given na po ito sa chaos, mga titos and titas, we have to accept this na huli po yung recovery natin dahil sa lockdown, ano? So, kaya kung makikita ninyo, yung market natin ay flat lang. Ang maganda naman po dito, hindi naman tayo bumabagsak, no? Flat yung market natin. And there are some issues, no? There are some stocks na pwede mo pa rin talagang tayaan, eh, no? Sabi nga nung mga titonatics natin, dito sa TVC, there is always a bull market somewhere, di ba? Ayan po, mga titos and titas, no? So, yun lang lamang maganda, no? While other economies are already recovering, their stock market probably are going up. I'm not monitoring lang din po ito, no? Darating po kasi yung panahon na pagka nag-overheat na sila, pupunta naman yung funds dito sa atin. Pagka nagsimula na tayo mag-recover. Yun nga, we have to accept the fact na mabagal talaga yung recovery natin. So, next balita, galing naman po sa Manila Bulletin, PH may see strongest growth in 2021. Aba, sabi ni Moody's, ano ba talaga, Moody? Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ikaw rin ang nagsabi kanina na mahihirapan yung recovery, ha? The Philippines may become the second fastest growing economy in Asia-Pacific region next year following its severe contraction this year. Oh, yeah, sabi na ng Moody's. Kaya naman pala. Kaya naman pala. O yun nga, tamo, ha, mga titos and titas, ano? So, kaya sinasabi natin, next year, no, sabi ni Moody's, pwedeng tayo yung maganda-ganda yung rebound natin next year. Kasi nga, this year, napag-iwanan tayo. So, dadating yung panahon, by next year, yun nga, pagka medyo mataas na yung economy ng ibang neighboring countries natin, mataas na yung stock market nila, at tayo ay medyo, ano na, kumbaga, rolling na yung ating recovery, pupunta naman dito yung mga investors. Tama rin itong balita na to, no? Pwede tayong maging tayo ang magkakaroon ng strongest growth in 2021 kasi galing tayo sa negative position, sa malalim na position compared to other neighboring countries. Ang galing mag-package nito ng balita. Yan ang mga balita. Okay, akalain mo, no? Na ikambyo mo pa ng maganda, Moody's, ha? Ibang klase rin, eh. Yan po, no? Related lang yan, parehas lang yan, yung unang balita tsaka pangalawang, magkaiba lang na headline, parang ganun ang ginawa nito. Galing po ulit sa Business World, companies' pandemic pains persist. Most businesses in the Philippines continued to feel the pain from the coronavirus disease, COVID-19 pandemic, in July, even as economy slowly reopened. The survey conducted by the World Bank in collaboration with the Finance Department and the National Economic Development Authority from July 7 to 14 showed the extent of the impact of coronavirus pandemic on operations of 74,000 companies around the country. Also, 4 of 10 companies surveyed said they temporarily suspended operations in July, either voluntarily or by government mandate.
Okay, so yung July po na data natin, ibig sabihin na sinusupport niya rin yung sinasabi ni Moody's. Yun lang, oh, yan. Ha. So ramdam pa rin yung kabagalan po sa ating ekonomiya, mga titos and titas, ha? Kaya flat yung ating economy, but sabi nga natin, we should be thankful na rin. Dahil kahit papano, tayo ho ay marunong na mag-trade ng stocks, no? Lalo na yung mga bago lang dito at nakapuro kay dito, di ba? So, we should be thankful kahit na ganito economy natin. Ngayon, what we can do para makatulong sa economy, eh tumusgas. Yun lang naman din eh. Ang magagawa natin eh, tumusgas tayo at mag-iingat na pagka lumalabas po, no? Kumbaga, bawas-bawasan siguro natin na yung takot. Para sa akin lang, ha, kung may importanteng kailangan gawin sa labas, eh lumabas, di ba? Pero kailangan may safety measures, parang ganun ho eh, para umikot na yung economy natin. Ayan ha, next balita, last na po ito. Credit card billings plunged 27% in the first half of the year. Manila, Philippines credit card billings plunged by 27% in the first semester as usage slump amid coronavirus pandemic. Alex Ilagan, Executive Director of the Credit Card Association of the Philippines. Uy, boss ko dati ito ah, si Tito Alex Ilagan ah. The high sa unemployment rate as well as the loss of livelihood for self-employed individuals and small business took its toll on the credit card industry. Pati credit card industry. Tinamaan na, mga titos and titas, no? It only reflects yung ating pong consumer confidence talagang mababa. Ibig sabihin, may panggastos pero ayaw gastusin. Yun lang yun. Ano? May pera pero ayaw gastusin. Kaya, syempre, yung mga may credit card, yan naman ang mga may kahit papano, may meron pa. No? Pero, kumbaga, alalay sa paggastos. Hindi naman natin masisisi yan. Pero yun nga lang, pagka nasanay tayo nung hindi gumagastos, medyo ang effect po talaga sa economy natin yan, talagang babagal yung recovery natin. So, lahat ho ng balita points no dun sa ating slow recovery, mga titos and titas. So yan ang sinasabi sa atin. Yan ho sabi natin eh, di ba? We trade what is in front of us. So yan yung nasa harap natin ngayon, no. Slow recovery. Ayan ah, next. Ay hindi na. Ano ba tayo? Ayos na pala, ayos na pala. Papasok na pala natin yung index. Ayan ah. Sige po, pakipindot po muna yung like bago natin ipasok yung index. Ha? Salamat po pala sa lahat ng pumipindot ng like. Pumo 400 na tayo, ha? Ibang klase. Ha? Oh, syempre, mas maraming thank you dun sa nanonood ng commercial. Ayan. Teka lang. Dribble-dribble lang po talaga itong market. Tingnan na lang natin yung may triangle para mas mabilis lang. So, ito po, no? Nasa labas pa rin ng triangle, dribble-dribble tayo, mga titos and titas. So, yan pa rin ang ma-expect natin na mag-dribble-dribble tayo around 6,000 level and 5,800 level, 200 points na range yan, no? Medyo tight na yung range na yan, no? Siguro makakakita tayo ng pag-akyat nito or ng direction, no? Nitong stock, nitong market kapag ka nag-cross na to, itong MACD sa zero. Pero good thing po dito sa index natin, kumbaga ang tawag ko nga dito silent breakout eh. Silent, hindi outbreak ah, breakout, silent breakout po. Kasi makikita mo, nagte-trade na to above dun sa ano niya no, sa downward channel niya o ilang araw na, di ba? Pero ang basa diyan ng iba, consolidation. Ah, wala, tahimik yung market. O consolidation. Pero pag babasahin mo siya, breakout po ito silently, no, nagbe-breakout siya. So may marami mga ganyan tayong stock na nakita, di ba? Yung Now. Mamaya, silipin natin, yung nung tinitignan natin yun, oh, nag-silent breakout na to, trading above 200 MA, tapos binomba. Diba? So, yan po, no, mga titos and titas, ang ating index. Eh, speaking of Now, ipasok na rin natin si Now. Ayan, si Now po. Teka lang, ha. Makita ko yung silent breakout dito. Now, triangle. Ito, no, mga titos and titas. Ha? So, ito yung dati pa natin chart ito. Nung nakita natin malapit na ganito to. So ito po no mga titos and titas. Ito yung sinasabi natin na silent breakout siya. Bakit ganito? Ito po, no. Sabi natin nung nagte-trade kasi to above dun sa 200 MA which is the pink line po, kung nakita nyo 'yan.
So sabi natin, ito parang silent breakout na to. Kunyari, parang konso pa rin siya kasi nasa loob pa rin siya ng triangle eh, no? Pero ang tagal niya lang nagtitrade above the pink line, no? So nung bumomba siya, ayun, kita nyo naman na inabot, diba? Nung bumomba na. So, yan. So, yun po, ano, mga titos. Yan yung sinasabi natin. Baka pwedeng gawin din niya ng index, ha? Mga titos and titas. So, ito pong now, today, bakit ganito yung chart po? Ito pong now, ngayong araw na ito, sa MPCD, ha? Opo, ito, no? So, medyo kapag tinignan mo to, hindi mo ang medyo tricky basahin, ano, mga titos and titas, dahil hindi mo alam kung magko-consolidate pa to or aakyat na. Pero most likely parang kung gagawin po itong ginawa nung time na to, para sa akin ayan, no, tignan niyo ho, di ba? So may bomba rito na mataas. So kung yan, ito mas matagal nga lang to, no, na bomba. Okay, so po pwede tayo mag-correct, no? Meron po itong gap, ha? Nandito sa 576 area, itong area na yan. Yan ay gap, no? Obviously, may gap yan. So, possibly, baka balikan. Saan nga natin? MACD. Wala yung MACD. So, baka po pwede humbalikan yan. Baka lang balikan. Yun po, no? sa may gap po ito, so po pwedeng balikan, po pwede ring i-touch itong kanyang EMA na sa 380 o sakto to dun sa gap, mukhang sasakto dun sa gap pa. Wake up. So mukhang sasakto dito sa gap nito, no? Yung para isara niya, touch niya rin yung EMA, mga titos and titas, no? So pagka na-touch yung EMA, po pwede na ulit, baka umakyat na ulit, ha? Hindi natin masabi ito ngayon. Medyo ang galaw nito ay ibang galawan. hindi mo alam kung bang iipit o ano. Pero, kumbaga, kung technical lang ang titignan natin, uptrend na to. Diba? Uptrend na. Yun nga lang, ang trick lang dito, kailangan wag mo hinahabol. Kailangan medyo naka-abangers ka lang para hindi ka naiipit. Kasi yun nga, mahilig mang ipit eh. No? So, maganda na po yung presyo niya kasi it's trading all above the MAs. Nakita nyo to? Okay, Swiss na yan. Hindi na Adidas. Tignan nyo yung forma ng MA, you know? Kaya magagandang i-trade kasi ganyan lang. Hindi magkakalayo, diba? So, kung mag-dribble-dribble man tayo somewhere here sa 325 area, 375-325 area, better yan, diba? Better po yan. So, mag-consolidate muna dyan itong sinaw. Tignan natin sa weekly, ha? Kasi Friday nga pala bukas, ano? Importante yung weekly close natin. Ayan, pwede na dito mag-close sinaw din bukas. Hindi na yan bearish, no? Above 450, oo, pwede na. Above 450, pwede na ito sinaw sa weekly niya. Yung kanya pong MACD, nakapahinga naman eh. Oh, nakapahinga. Oh, yan, formado pa rin yung kanyang MACD. So, sabi lang natin, wag lang hahabulin, ha? Wag lang hahabulin. So, abang-abang lang kung type nyo to. As long as, para sa akin, as long as nagtitrade dito sa 381, 380 level, dito sa pink line sa weekly natin, mukhang magkakaroon pa ito ng meron pang leg, no, para umakyat as long as mag-trade po doon, no, sa weekly. Sakto. Maganda, makakita tayo ng base. Ito, nakikita nyo, may base dyan, may base dito. So, kung makakita na naman tayo ng flat na base dito, so that's the time we can accumulate another batch, no, para sa next round ditong now, ha? Ito na, pasok natin yung official third telco, mga titos and titas. Ayan, may mga base din pala itong si Dito, kita nyo, ha? Kanina po si Dito ay nawala na siya dun sa pattern na sinusubaybayan natin. Supposedly, yung pattern sana ni Now ang inahantay natin dito, 2018 pattern, ano? Kasi for the past 2 days, yun yung candle na ginawa niya. On the third day, hindi niya na ginawa kasi we're expecting sana up na mga 20%, pero hindi, no? Almost unchanged lang yung ginawa, kaparehas ho nitong candle nitong October 2, no? Nung pinagmamasdan ko ho ito, teka, inom lang ako tubig, ha? Nung kanina, nung nag-close na, kasi mas ano tayo magbasa talaga pagka naka-close na yung market, no?
mas meron ka ng medyo mas conclusive, you know? Hindi pa naman ano yan, pero medyo mas may conclusion ka. Nung pinagmamasdan ko yung chart, sabi ko parang hindi parabolic ah. O nung binaba ah, nung nag-ano dito ah, nung kumbaga nung tinatch itong EMA. So pwedeng hindi magparabolic. Kung magko-consolidate tayo, no? Dito sa area na to. Kung magko-consolidate tayo somewhere here sa 525 siguro, 525 level. O diyan na hangga, kahit nga idiretso yan dito sa 7 eh, 525 to 7 level, diyan ka mag-consolidate, no? At mabawasan yung volatility, yun po ang importante, mabawasan yung volatility. Baka ma-offset itong parabolic. Pwede kasi ang ganda, medyo maganda yung drawing eh. Drawing nito, 'di ba? Parang pag tinignan mo siya sa isang tingin ng chart, parang swabe pa rin yung pag-akyat niya kasi nga dahan-dahan siya nung time na 'to. Dahan-dahan siya nung time na 'to. Yan. Tapos nag-correct lang siya. Diba? Parang nag-correct lang siya. So parang ganoon eh. 'Yon. Kukumpara natin doon sa parabolic ni Now, ha. Pero kung idiretso yan dito, baka kasi idiretso, oh 'yun, baka mamaya doon na magparabolic ano. Again, yan ho ay hindi naman ano ha, hindi naman ano yan ha. That's my personal interpretation of the chart, no, mga titos and titas. It's not a recommendation kung meron kayo, not recommendation to hold, 'di ba? Kung wala naman kayo, not a recommendation to buy, you know, mga titos and titas, kailangan aralin niyo rin po ito sa sarili niyo yung interpretation, ha. So, pero kung meron kayo, no, sinasabi ko nga doon sa mga patriotics natin, kung meron kayo, at least book some profit now, 'di ba? Kasi kung lalo na kung may base kayo dito sa 2 pesos, 'di ba? So you can book some profit, nothing wrong, 'di ba? Pwede naman mag-iwan just in case may upside pa siya. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na parabolic ni now. Ito kasi obvious na obvious, oh, makikita po ninyo. Ito flat. Flat ito. Ayan, oh, flat tapos biglang kaambyo, ayan oh. 'Di ba? Tapos bigla tayong ginanon. Yan ang ilang buwan. Hindi siya katulad talaga nung parang hindi siya masyadong kamukha nung dito. No, considering na binaba kasi ni dito eh, no. Binaba niya yung candle kahapon at saka yung today. So, again, observe natin. Si dito pala crucial ang kanyang closing tomorrow, Friday, no, yung weekly close. Ito pa yung kailangan natin bantayan eh. Kaya kumbaga hindi pa convincing 'yan, ha. Hindi pa convincing 'yan na mayroon pang isang leg, no, o hindi pa tapos yung parabolic. Kasi kailangan din natin bantayan po itong ano, itong closing niya tomorrow, yung weekly. Pagka ganito kasi kinlose yan, tong espada na to, okay, ay po pwedeng tapos na tayo. Kasi yan, sobrang bearish na ho yan eh, talaga eh, no? Ang haba nung week sa taas, sa ikli ng body, that's a bearish already, no? Bearish sign na yan. So po pwedeng tapos na tayo. But if tomorrow, we will close at probably 7 pesos, no? 7 pesos or 720 area. So magiging green ito. Green candle po ang kalalabasan nito sa weekly, no? Tapos maigsi lang yung week niya, tapos maigsi yung buntot, no? So po pwedeng mayroon pa tayong leg pag gaganon ho ang ginawa, ha? Pag gaganon ang ginawa bukas. So nung sinusukat ko kanina, mga dapat up yan ng ano ba to? Close ng 574, up na mga 20% eh. Ayan, oh, kung 705, ayan, oh, mga 20%, 720. Oh, ito, pwede na tayo dito. Okay na tayo dito. 705, yan. Oh, pwede mo na kami i-close dito bukas. Mr. Operator, can you close this tomorrow somewhere here? Yeah, mga 705, no? Oh, pwede na tayo dyan sa 705 tomorrow. So, magkakaroon tayo ng green candle. Magiging green candle tayo. And meron tayong week na con, maliit lang sa taas, sakto lang, tsaka yung sa baba. So, pwede. Bekena naman, may isa pa tayong leg the following week. Kung ganyan po yung gagawin. Ngayon, if not naman, pangalawang scenario yan. Ha? Unang scenario, ganyan, espada. Pangalawang scenario, green candle na may week. Pangatlo naman po, pwede rin tayong i-close somewhere here na mas okay pa yon para sa akin. Ha? Kung idikit na tayo rito, ilaglag mo na rito somewhere dito sa may 5425, di ba? So magkakaroon tayo ng red candle, yon. Red candle na may week, no? Solid,
kumbaga half body na red, no? Para sa akin, medyo mas okay pa yon. Medyo mas okay pa sa akin yan kesa dito sa espada. So, importante po ang closing tomorrow, mga titos and titas, no? Babantayan natin kung ano ang gagawin nitong si Tito. Again, yan po ay suggestion lang. Suggestion, baka lang naman gagawin nyo yan, mga titos and titas, ha? So, tatlo po ang babantayan natin scenario, ha? Yung espada, yung long green, at saka yung red na half body. Naka-half body lang, parang picture lang, eh, no? O, punta po tayo sa mga mining, no? Click nyo po muna yung like. Yan, ha? Ito po, ang PX ay nagising na yung ating mga mining stocks, no? Dahil ba yung kay Tito Sunny? Game na ba ulit ito, Tito? Maganda yung PX kanina, up ng... ano ba ito? Sa 5%, no? Nag-close ng 425, mga titos and titas. Hindi pa naman ito breakout, no? Kasi kailangan pa nating mag-glow. Ito, 430 to break, no? Baka bukas, sana mag-breakout na kung... Kung mag-breakout yan, magko-close po ito, magko-cross po itong MACD. So, pwede na po tayong dumire-diretso. Okay? So, aakyat tayo. Talagang breakout, mako-convince. Pero if not, nauntog po dyan, abay, pababa ulit yan. Pwede na magko-correct na naman. Ano? So, hindi pa yan ma-breakout. Pero good sign na ho yan, ha? Good sign na doon sa mga mining stocks natin dahil ibig sabihin, natapos na. Ano ba lagay ng gold? Hindi natin nasisilip yung gold, eh, no? Natapos na yung correction niya. No? So, pabalik siya sa consolidation and then probably it will continue its uptrend. So yan ang PX, ang support natin, ito na muna tignan nating support, no? 385 level. Resistance is 430. Pasok natin NIKL. Oy, ba't ganito yung kandila? Oy, hindi maganda tong closing niya, ha? Oh, mukhang babalikan yung gap kasi pala ginap up kanina, no? Tapos binomba. Up ng 9% kasi the previous day. And kanina, up ng 3%. Not bad na rin, ha? Not bad na rin. Pero ito, mukhang breakout. Pero hindi tinuloy. Okay, so mas maganda balikan yung gap. So, dyan po muna yung support niya. Dun sa gap, nasa 332 area. No, yan po yung gap na tinitignan natin. Ngayon, dapat convincingly ma-break natin itong 350. After that, naku, ang layo na nito. Happy-happy itong mga may hawak na itong NIKL, ha? Breakout tayo ng 350 convincingly and then after that 374, eto nauntog pala dito. Mabilis na yan pag na-break yung 350, mabilis lang yung 374. Ang matagal ito mga 4, mga 411 area, 410 area, mga titos and titas. Nakakambyo na yung ating MACD, formado na, game na to. Game na ba yan, 'di ba? Formado na MACD. O kaya nga sabi natin, ayan yung sinasabi natin, 'di ba? Patience. Ang ganda, no? Nag-trade ito, kaya makikita ninyo. Ayan, no? Nag-trade sa weekly above 200, yung mga matsatsagang nag-antay. Diba? O, ganyan lang po sa stock market. Ilang linggo to? Since August. Tapos October na ngayon, dalawang buwan na nagde-trade dyan. O, nakaantay ka naman pala. Diba, Tita Nicole? Are you happy? Oh, kita nyo, ganyan po dito sa stock market. Kailangan talaga ng patience. Kaya yung panonood po ng ads natin, ay nade-develop yung patience ng ating mga tito natics, ha? So, yan po muna ang NIKL. Ito pa isang tong MRC naman. Tama ba? Oh, tama. MRC. Ito, dinevelop din ng patience ni Tito Raymond Yu, ha? Tito Raymond Yu. Ayos ba? Kita mo nga naman, ano. Tingnan muna natin sa daily, ha. Sa daily ni MRC, so yun, breakout po ito, no? Convincingly, breakout. Kanina nga, kala ko isisiling, sabi ko dun sa Patreon natin. Huwag isisiling, pag nagsiling mo kasi ito, sira na naman. Kasi once na magsiling, the following day, you need to sell. You need, diba? Kasi mapipilita ka magbenta dahil magkukorek yan, eh, dahil nagsiling, eh, diba? Buti na lang, dito Raymond, no? Kahit wala ka kanina, napigilan ko magsiling. Kahit di mo binabantayan, pinigilan ko talaga para sa'yo. Kasi pagka nagsiling ho sana ito kanina, the following day, benta ka na. Tapos, syempre, sayang, eh. Diba? Sayang, wasak na naman ang chart natin yan. Mas maganda yung ginawa mo. Very good ka dyan. Very good ka, no? So, breakout na po ito. Sa 27, ang next na natin to break, itong area po na to. 30. Okay, 30 muna. Tito Raymond Jew, yung area na yan. Yung 30, and then we go 30... 35, yan. Break it to me gently. Yan ang kanta nito. Break it to me gently. 35, ayan, ha. O, yan muna.
yun muna yung mga ano po, yung mga resistances, no, mga titos and titas. At tapos ang support natin, yung breakout point, yung 27 and then 25, no? So ano ba yung call natin dito? Nung binabalikan ko yung playbook natin sa Patreon, ha, mga solid Patreonatics natin. July pa pala natin to pinili. July pa pala to nandiyan sa playbook ang call natin, nandito pa yan eh. Nung nandito pa po ito, yan, after nung nag-ceiling at nag-correct, nung nagko-correct dito, sasabi natin sa mga Patreonatics natin, buy and forget MRC. Pag bumili kayo, kalimutan nyo muna, below 20.20, dito kayo magbudega, kalimutan nyo muna na may hawak kayong MRC. Eh yan na nga ang ginawa ni Tito Raymond Yu. Oo, simula nung July, pagkabili niya, no, hindi niya natinignan yung portfolio niya. Diyan ka muna. Bakit, no? Ano nakikita natin, no? Bakit 'yun ang call natin? So, pakita natin tong kasi ito ho si MRC, talagang ang ugali nito. MRC long. Ayan, no, July 21 tong ano na to. Yung chart na to. Ang ugali po kasi nito si MRC, talagang napakalikot nito. Oh, kaya nga kung halimbawa ikaw ay mahina-hina rito at yung bodega mo hindi malalim, shakeout, puro shakeout ang aabutin nyo rito. Nung tinetrade namin dati to, puro ganyan. Kita nyo ho, ha? Eto, konso. Eto, Tito Raymond, ha? Tignan mo. Konso tayo, 0.8. Bomba. Eto. Sige, sagadin na natin dyan. Bomba sa 25, ha? Pag bomba sa 25, Tito Raymond, 0.8 bomba sa 25, nag-correct. Ano correction? 12. kalahati ang correction, di ba? Tas konso na naman. Ganyan ho ito. Then nag-konso na naman, 12 tayo, 12-15, consolidation, tapos bomba na naman. Bomba na naman, 47. Okay, so from 15 na consolidation, 45. So two bagger kagad, di ba? Two bagger. Ayan, no? Tapos, from 45, correction na naman, benching ko to eh. Yung, benching ko. Benching ko, tas konso na naman. Okay, tas konso na naman, ng 30 level. Tapos, after ng 35 level, bomba. Yun na, natapos na, 80, 96 yata to. 95, di ba? Yun ang sinasabi natin. Diba? Kasi kung ang gagawin mo lang dito is babasakay ka ng bus ng MRC, at some point, maiiwan ka nito. Oo, Tito Raymond, maiiwan kayo nito. Kaya nga sabi natin, bili na tayo dito sa ilalim. Yan, bili na. Sama tayo mabili. Ito. Nandito pa. 0.18 eh. Ito po. No. Bili na tayo dyan sa ilalim. Okay, tapos kalimutan na muna natin. So, yan ho yung, kung makikita nyo, itong area na yan. Yan ang sinasabi natin. Eh, kaya nga ito, kailangan marami kayo. Pagka bumili kayo ng, sabi nga, pag bumili kayo nitong MRC, bumili rin kayo ng patience. Kailangan marami eh, no? So, probably kasi itong area na yan, ito po yan eh, oh. Pwedeng yan eh, no? O, pwedeng yan, di ba? O, tapos, nag-correct na nga ito. O, de bomba na ulit, di ba? So, pwedeng mag-correct ulit. Yun eh. Di ba? Nakikisakay lang tayo. Kumbaga, bahala kayo, i-drive nyo yan, basta kami, naka-seatbelt lang. Ganyan ho ang turingan dyan. Ngayon, from that consolidation, kung gagawin yan, Tito Raymond Yu, kung dito natin titignan na lang, no? Sa, eto, kung nasan tayo. Nasa 0.20 ito, tong area na lang na to. 0.14 dati. Kung binomba yan, kung tinuluyan to, 593 days. 77 bars, halos dalawang taon. Pero ilan? 500%. 5 bagger in 2 years, di ba? Ayaw nyo pa ba? Lugi pa ba kayo niyan? Dalawang taon, 5 bagger? Kung mangyayari, ha, again, matagal yan. Yung iba, walang staying power eh. Yung iba, dito yan, lalaglag na yan. Malalaglag na yan dito sa 45. Laglag na yung iba. Mga walang staying power. No? Mga titos and titas. So, yan ang muna ang MRC. Maganda to kasi sabi ko, uy, inuntog. Obviously, nakita niya mga titos and titas. Diba sa daily, kala mo, dederecho kanina eh. No? Tapos biglang, uy, nauntog. Very good. Pagsilip ko, uy, ayos, inuntog sa weekly. Ayun, sa 200 MA ng weekly, inuntog. So, expect another consolidation. Yan lang po ang ibig sabihin niyan, ano. So pipinahan yan, no. Remember, that's a weekly 200 MA. Kung matibay yung 200 MA sa daily, mas matibay ang 200 MA sa weekly. So kaya sabi natin,
upo lang po kayo. I expect more shakeout, mga titos and titas, pero kung may hawak kayo, yan na, seatbelt and patience, ha, mga titos and titas. O, yung ayos ba? Ayos ba yung panonood ninyo ng commercial para ma-develop yung patience? Ayan po muna, mga titos and titas, ha. Maraming salamat po ulit sa inyong panunood nitong ating mga videos, no? Sana marami kayong napulot na Tito Moves ngayong araw na to. At sana, no, ay naging kahit papano, nagkakaroon na ng kulay berde ang inyong portfolio, ha, mga titos and titas. Ha? Lalo na yung matatagal natin tambay. As always, mga titos and titas, no, trade wisely. See you all tomorrow. Good night. Bye.